Hi! Hello. Ngayon ang ating tatalakayin ay itong how to install itong bagong stator coil. Paano natin siya i-install? Ano po? Tatalakayin natin yan. Dito, sa video na to. Coming up next, huwag kayong aalis. Okay. Bago po tayo magpatuloy, eh, nihimo ko po kayo na mag-subscribe. Hit the bell para kung sa susunod na video, eh, meron kayong notification. Kung ano man yun. Diba ba? And then, like the video and comment para madinig ko naman kung anong ang inyong nasa isipan. Ano po? Anong gusto nyong referen? Anong gusto nyong klaseng video? Ganun lang po. Sige. Ituloy na natin. Simulan na natin ang pag-i-install itong stator coil sa casing sa ventilador. Buuin na natin, ano po. Alright. Sa pong paalala, ano po, pag kayo ay maglalapag nito, anumang surface, ano po, huwag nyo hong ilalapag ng paganito. Yan. Huwag din ho nyo lalapag ng pakabila. Para po nakakasigurado, ilapag nyo ng paganyan. O kaya ganyan. O kaya ganyan. Basta ang mahalaga, itong bakal ang nakasurface. Bakit? Para hindi magasgas ito. Pag nagasgas yan, 180 o kaya 200 pesos ang bago uli. Sige po. At ito naman ang parts ng casing. Ano po? Tatanggalin ko isa-isa. Ito po yung rear cover, cover ng likod, wherein makikita mo yung capacitor. Ito yung sa oscillation, yung dinidiinan tsaka inaangat. Ito po yung nakakabit doon sa parang lever niya para gumanong ganun. Ano no yan? Meron no rotor na siya ang umiikot. Pag nagkakuryente to, dumalo yung kuryente. Iikot ito. At ito naman ang front. Meron po itong ang tawag nito. Nilalangisan. Ano po? Dito nilalangisan yan. Ito ang bushing. Mahalagang langisan yan. Eh, kalalangis ko lang ho. Kaya ayoko na pong dagdagan. Kasi baka umapaw, dumami, bumaha ng langis. Eh, tumulo naman. Kukunin mo lang yung langis. Ganito lang. Ang langis ko nga pala hong ginagamit ay ito. Ito. Regardless of brand, ano po. Basta't kailangan 15W by 40. 15W 40. Pwede po yung maging 20-40. Pero wag ho yung 5W40. Hindi ko kasi ginamit, hindi ko alam kung okay. Kayo ang bahala kung anong gusto nyo. Pero ang gamit ko ay 15W40. Motorsiklo. Kaya kung may motorsiklo kayo, may langis na kayo. Meron tayo ng video na nauna dito sa ventilador kung paano siya baklasin, paano siya langisan, at tapos paano isuuli. Yun eh, in detail. Kung gusto nyong panoodin, meron po dyang link sa description below nitong video at para mapanood nyo. Lalagay ko din ho yun doon. Okay? Tuloy na natin. Now, ito, pag kayo eh magkakabit na ano po, ito, nasa baba ng inyong palad. Huwag pong ganyan, ano po, malilito kayo. Ganito. At ito, nasa ibabaw. Makikita nyo mamaya. Ito ang bago na stator coil. Wait. Meron po itong, yung pagdadaanan ng tornilyo. Meron pong nakausling ganon.
apatuyan na tornilyuhan. May nakausling ganun. Ang purpose ho nun ay suswak ho dito. And sa ganun, hindi siya gumagalaw pag nailapat mo. Tingnan nyo mabuti. Yun, kumasa na. So, hindi na ho siya lilikot kahit anong gawin mo. Permanente siya sa isang pwesto. Yun ho ay factory aligned. Tapos, kakabit ho natin ito. Dahan-dahan. Yan. Tutumpulan na to. Kung tawagin niya ni washer. Yan pong washer na yan, kapag binili nyo, ay ganito forma. Washer. Mahalaga ho yan. Yan ho ay para ma-align ito. Ito. Dito ho sa bakal. Lagi ho nyong hawak ho itong stator ho. Kasi pag ginanyan mo, baka malaglag. Pak! Sira. Ingatan nyo mabuti. So, para ma-align ang trabaho, ano i-align? Dapat ho kasi nakatapat. Ganyan. Hindi ho pwedeng nakaganito. Hindi ho pwedeng nakaganyan. Kundi nakatapat yan para mas maganda ang puwersa ng ikot. Para ma-align yung taas, mababa o mataas, washer ang magiging paraan. Dagdagan mo washer hanggang sa, o bawasan mo, hanggang sa sumuwak, hindi po dito nakapantay. Dito. Yan sa bakal na to. Aluminum ho ito eh. Ito yung bakal na minamagnet nitong coil. Ito yon. Dito ho i-align ho. Pag pumantay ho yan, aayos na ayos na yan. Bawas dagdag lang ng washer para tumino ang alignment. Okay, let's do it. Tapos na. Okay, kasa naman natin. Ingat po sa wire. Yan. Luwag. Minsan no, sumikip, masisikip yan kasi hindi maganda pagkakaswak. Pupukpukin mo lang ng bahagya. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Ganun lang. Oh. Oh, ayan, umikot na. Alright. So, ayos na. Pwede na ako maghigpit. Ano po? So, sa paghihigpit naman, oh, meron pong technique niya, no? Pag ho lumapat, humigpit na, huwag ho nyo ito todo agad. Ano lang, simple lang, tulad nito. Humigpit. Ayan, ganun lang. Huwag ho nyo ito todo. Baka ho kasi mangiwi. Mamisalign yung bushing. Yung rod, yung shafting mamisalign hanggang doon sa loob kasi nangiwi. Mahirap po yun. Di na natin mababawi. Bibili ka na nito. Ingat po. Pag nagkabit kayo, dito naman, opposite. Kung tawagin ho yun eh, criss-cross. Importante ho yun. Okay, sasara natin. Pag humigpit, tama na yung konti lang. Next, criss-cross. Okay, nalagyan natin ito. Nalagyan natin yun. Ang susunod naman ho ay ito. Tapos yung nasa ilalim naman sa kabila. Okay, yun namang nasa baba ngayon. Ito, ito, ito. Mire. Pag nahigpitan mo na ng hand tight, kung tawagin, saka mo naman ngayon hihigpitan na ng todo. Ang paghihigpit to, may style din. Criss-cross pa rin. No? Yan. Pwede mo na siya itodo. Okay, ito ang hinigpitan. So, dito naman tayo. Tapos ito, o yun, pwede lang. Saka komportable.
tapos itong baba. Ayun. Balikan mo. Konti. Okay. Higpit na. Testingin natin kung iikot. Ganda. Tuktukin mo lang na ganun para ma-align pa ng todo ito doon sa bushing dito tsaka sa bushing dito sa likod. Importante ho yan, no? May mga pagkakataon na makikita mo o mararamdaman mo gumaan ito. Kunti-kunti lang, ho? Huwag naman todo. Okay. Ang next po ay ito namang wire. Magwa-wiring ho tayo. May color coding ho ito, ho? Kaya ganyang iba-iba ang kulay niyan. Papakita ko sa inyo. Meron ho tayong panghinang. Ito ay heatsink patungan ng panghinang. May repair siya po ako noon. Kaya natutunan ko itong mga to. Bit-bit ko na ho ito nung isara yung repair shop namin. 2017. Ang dilaw papunta sa kapasitor. Ang kapasitor po ay ito. May dalawang paa, may tatak-tatak. Basta may dalawang paa na may tornilyohan doon na kulay itim na eskwalado. Ayan, yan ang kapasitor ng ventilador. Babaloktot natin ganun kasi hihinangan natin. Ano po? Okay, puputulin. Ngayon naman, kakabit na po natin to. Itong nabuo nating motor ng electric pan. So, go, go, go! Alright! Bago ang lahat, bago natin wiring, kailangan po natin itong lagyan nito. Kasi dati po ito eh, dati na to. Kaya, pang-ipit. Dito. Ayan, ano po? Ayan. Ito, ang trabaho nitong plastic na to. Para hindi siya makawala. Holder ko yan eh. Holder. Alright. Yan po. Ang trabaho eh para hindi ho mahatak. May loop siyang ganon. Hindi masyadong mahatak. So, meron ng butas to. Dadaanan. Sige, try natin. Ano po? Pagkalagay ho nyo nito, mabuti pa, lock nyo na kagad to. Pag nilock nyo to, hindi na po kakalas eh. So, ilagay na natin. Nasa ilalim na ho. Ito na. Ayan na. Para ho hindi maglikot, isara nyo na rin ito. No? Tornilyo na. Okay. Kabit na natin dito. Itong mga to. Ayun o, titinggaan na natin to. Kung nagihinan ho kayo, huwag nang sisimutin yung usok ng tingga. Huwag masyado kayong ma-expose. Kansa ho yan, sabi nila. Ako naman ho ay nag-repair na from 1968 to 2017. Hindi naman salamat at wala. Wala akong kansa. Ayos lang. Alright. So, pula. Di ho ba? Pula. May naman itong itim. Yan po ang purpose niyan, kaya hindi, kaya po nag-iiwan.
para hindi kayo malito. Ano po? Dikit na. Tapos white. Alright. O, di tapos. Okay. Kawan. Kunin natin yung itim. Kakabit natin yung itim. Alright. Tapos bubuksan natin to. Ito po ay hindi nakakulupot. Ito po ay nakahilang. Ito nagdudugtong ng ganito nang hindi pulupot. Kundi nakahilang ho lagi. Mas matibay ho eh. Okay. So, didikit na natin. Lagyan na natin ng tape. Kapraso lang naman. Tapos. Tapos. Wala ko magpunta doon ng short eh. Tapos ikasa mo dito. Ikasa mo pailalim. Ayan. Hindi wala siyang kawala. May tape na malayo pa. Tingnan natin ha. Kung aandar yun, pwede na. Alright. Tingnan natin ha. Tingnan natin kung iikot ito. I-switch ko. Yeah! Off ko ulit. On ko. Alright. Kapag number 3, hindi ho nyo mapipigilan yan. Iinit yung kamay nyo. Iinit ho yan, pero hindi nyo mapipigilan. Yun yung number 1, pinakamahina, mapigilan mo. Ayan. Oh, ayan. So, gumagana, ano? Yeah! Tapos na tong motor mismo, tapos na rin ang wiring, at na-testing na, sara na natin. Okay? Isa-sara na. Isa-isa. Lagay naman natin yung pinaka-base niya. Yeah! Ayos na. Yan. Fire. Oh, umikot. Okay, mandar. So, isara na natin. So, ikabit na natin to. Yun. Pagkatapos, ito naman. Ano po? Ito na. May gawi ho ito ho. May half moon cut yan eh. May gawi yan. Okay. Let's go, let's go. Testing. Oh. Wow, bagyo. Ito naman pong likod. Siyempre, sasara natin ang likod.
Ito na, pinakaroon na natin. Ano po? Wow! Okay. Tapos na. So, testing. Wow. Okay. Na babagyo-babagyohin no ng hangin yung aking lettuce eh. El lettuce po yung mga yun. Okay. All right. Tapos na tayo. Ngayon po eh tapos na tayo magbuo. No, di ba? Kaya don't forget to subscribe, hit the bell para notification nyo pag may bagong video, like the video, and then comment. Yes, ano po? Yes. Actually, hindi na po ito shop. Hindi po ito shop eh. Testing ino natin, no? Wow. Tingnan natin yung pinakamahina. Kung iikot sa pinakamahina. Ito ho yung pinakamahina. Ito naman yung pinakamalakas. Sige po. Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe, comment, like the video, and hit that bell. Sige po. Bye-bye. Till the next video. Hanggang sa muli. Bye. God bless. Thank you. Subscribe po. Subscribe. Bye-bye.